Ang umaga mga ka-prince and princess, welcome to my channel. Ito may meron akong gagawin ngayon. Nagbigay sila ng trabaho mga furniture. Sa akin mag-uumpisa yung mga sukat. Kaya guys, halika, magtrabaho na tayo. Dati, nung ako yung nagpo-full size English yung ginagamit ko sa Pilipinas. Dito sa bansang Kuwait, metric, senti ang ginagamit. Kasi yung iba ditong mga pana, hindi marunong tumingin ng inches, kaya ginamit ko metric. Pag nagdo-drawing ko mga ka-prince and princess, hindi ako umuupo, nakatayo. Maliban lang kapag may mga yung design is Art Nouveau, yung may mga parang halaman, doon ako umuupo kasi para makapag-isip ng dire-diretso. Dito naman pag mga diretsuhan lang, hindi ako lagi ako nakatayong nagdo-drawing. Kaya mabilis ako. Swerte nga nila eh. Ibibigay lang yung isang item na ganito, wala na. Ako nang magbibigay na sukat sa kanila. Dahil lahat ng mga furniture na ginagawa ko, standard kasi yung standard yung nilalagay kong sukat. Kaya hindi na sila na nagtatanong sa akin na ganito ang sukat, ganyan, ganyan. Pag binigay ko itong drawing ko sa production, wala na silang iisipin. Kaya ito, tuloy na natin.
Ay, ang tawag pala yung mga halaman, acanthus. Minsan nawawala na yung ano ko rito. Nawawala na yung talino ko minsan sa mga trabaho ko. Dati yung gumagawa ako ng plano, alam ko lahat, ngayon hindi na. Dahil sa sobrang tagal ko, nag-focus na lang ako sa furniture. Pero meron pa rin nagpapagawang plano sa akin dito. Hindi katulad dati nung aking baguhan, halos lahat nagpapagawa ng plano. Tinamad na rin ako nung namimiyasa na silang paggawa ng ganyan. Wala na. Sabi ko, ang mahal ng bayad niyan. Kaso papagawa ka lang. Ang hirap pa naman mag-isip. Pagplano na. Sinumakit ako sa taas ng mesa. Hindi ko abot. Para perfect yung
gawa natin. نعم ها سيرك شكرا
makatamaan kita. Natin dito. Baka masiko ko yung tab, mga kapres and princess. Yan, parang magandang viewing siya. Yan ko ano.
Ito mga ka-prince, ang tawag dito is French curve. Malaking tulong din sa akin itong French curve na ito once na nag-manual ako. Ito naman, 10 plates. Galing pa sa Pilipinas to nung yung unang dating ko pa ito, 1999. Up to now, ito, hindi ko pa sila pinalitan. Lahat ito, dala ko. Ah, ito, may pangatlo na kasi itong, pangatlo na itong scale kong to kasi pag tag-init, pag pinapawisan, nawawala yung mga marka ng ano, number ng scale, nabubura. Minsan kasi pag nagmamadali ako, nagda-drawing, mayroon silang pinaparas, mabilisan. Kaya yun, na hindi ko na pinalitan, pinagtyagaan ko na lang. Ito na lang ang pag nag-ano ako, ito na lang ginagamit ko, metro. Kahit itong metro kong to, hindi ko rin siya pinalitan. Dati ang ginagamit ko, tracing paper. Kasi hindi sila nag-iingat yung mga drawing ko eh. Kaya ito ang ginamit ko na lang, yung printing paper, yung nakaroon na yan. Hindi sila maingat sa mga drawing ko, kaya ganito na lang yung ano ko. Tsaka wala akong blueprint. Dati mayroon akong tinuturuan Pakistani. Turuan ko daw siya. Sige, tinuruan ko. Pinamemorya ko muna yung mga accessories ng mga furniture. Eh, mahina ang ano niya. Sabi ko, bago kita turuan ng mag-drawing, mga accessories muna, sabi ko. Eh, paano yan? Pag hindi mo alam yung accessories, marunong ka nga mag-drawing, hindi mo alam yung mga accessories ng mga furniture, kung anong size. Eh wala siyang tiyaga. Sabi ko, tsaka hindi ko siya pwedeng turuan na, sabi ko. Pag mayroon akong ginagawa. Swerte na nga inyo, sabi ko eh. Nung kami nag-aaral eh, may bayad. Sila libre. Eh wala silang tiyaga. Kaya yun. Hindi tumagal. Nahihirapan siya eh. Dati doon ako sa office nagdo-drawing. Kasi mga Arabo, ang iingay, sabi ko, pwede bang doon na lang ako sa milling? Kasi sabi ko, tahimik doon para makapag-isip-isip ako. Pero yung mga ingay ng mga makinang yan, normal na lang sa akin. Pero yung, alam naman yung mga Arabo, pag nagsasalita, sigawan sila ng sigawan. Tsaka, ayaw na ayaw kung ano doon. Laalos sila, naninigarilyo. Kaya sabi ko, di ko kaya yung amoy. Kaya sabi ko, ilipat nyo yung pwesto ko para makapag-isip ako ng maigi. Kaya dito ako napunta sa milling section. Sa mga makina. Yung ibaba nito, makina. Tsaka ito, tulugan ko na rin. Kaya okay na. Sayang nga, nung in-install yung mga makina dito, sinisingitan ako ng Italiano, sabi niya, ikaw ang kailangan ko sa ano, sabi niya, nung in-install yan. Sabi ko,
bago pa lang ako dito sa kumpanya ko, kaya hindi ko pa ano, saan niya. Tawagan mo lang ako. Nung hinahanap ko yung tawagan, hinahanap ko yung calling card niya, nawala. Kaya sayang din. Sabi niya, bibigyan kita ng magandang sweldo. Kasi habang ini-install niya yung mga makina dito, nakikipagkwentuhan siya sa akin. Sabi niya, gawa mo lahat yan. Kasi nung ini-install to, manual lock kasi kami dito dahil nung walang CNC. Ako, sa akin lahat dumadaan yung mga furniture. Ngayon, swerte na rin ako dahil may katulong na ako sa makina. Hindi na dumediretso sa akin yung makina na kagad yung ano. Pag mga diretso na trabaho tsaka yung carving na makina. Sayang nga yung Italiano. Nung kasagsagan ng ano ng factory namin, ang dami kong trabaho. Halos lahat may carvings, kaya nung nakita niya yung mga design ko, nagtaka siya, sabi niya, sinong gumagawa nito? Tapos naglalakad ako sa production niya nang gumagawa. Yun nung tinawag niya ako, nakipagkwentuhan nung ini-install niya yung mga makina sa. Sinisingitan ako na yung anong tawag doon, sinusulot ako sa kumpanya, eh wala. Hindi ko naman nakalain na ganyan mangyayari dito sa bansang Kuwait. Eh kung alam ko lang, edi nasa Italy sana. Nasa Italy sana tayo. Nasanay na rin sila sa drawing ko eh. Dati-dati nung bago eh, puro tanong sila ng tanong. Tsaka nilalagay ko yung pangalan. Hindi rin pala sila marunong magbasa, kaya ngayon ang ginagawa ko, useless lang yung ilalagay ko yung kung anong gagawin dito. Ganyan magsusulat ako. Hindi nila binabasa, kaya pinababaya ko na lang. Inihintay ko na lang natawagan ako kung paano ito, ganyan. Useless lang yung pagsusulat ko.
Tapos na mga ka-prince and princess. Salamat sa panonood. Ibababa ko na sa production nito. Salamat! Bababa ko. Bye-bye!